Dire team pick. Hello, guys. Hello. Ayan. Good afternoon. Oh, again, nandito na tayo sa ating game number 2 ng LBZS versus Team Aster Allies. Aster Allies. And this is a best of 3 series. Tingnan natin kung makakabawi nga bang LBZS or matatapos na ng Aster Allies itong unang series natin for China region. And next natin will be Ehome versus RNG. If I'm not mistaken, tama, direct Ehome and RNG, ayun nga. So, upper division naman siya, so malupit din na series ang matutunghayan nyo after this. And huwag nyong kalimutan na i-check out yung pnxbet.com kung gusto nyo pong humabol sa real money betting. Yes, tama yun. So again, the same hero as game number 1. Abaddon PL, Tuskar, and Death Prophet. So, siguro they will ban out heroes again that katulad ng Team Master Aries, pwede pa nilang gawin yun. They can pick out Magnus and then pick out siguro PA, ibaban out na nila. Pero again, Lion, well, I think parang ano lang ha, parang same heroes lang like earlier, pero LBZS pipilit talaga nila yung Phantom Lancer dito and they're very confident picking out this PL on the second pick pa. 10 seconds remaining. I think ganun yung pwede nilang gawin, like sabihan nila yung timing ng isang PL na late game talaga. Like it will depend na lang siguro sa magiging picks pa ng LBZS kung kaya nila hanggang late game or Aster Allies they can go for fast face na ano na lineup. I think Aster Allies will pick out the same hero once again like the same kanina Magnus and then they will pick out siguro hindi na ibibigay ng LBZS yung PA kasi nga PA, na, yeah. Oh kasi yung break eh hindi gumagana eh, si Abaddon sa ganong style. Kapag na-break siya, Matic, Abaddon, mamamatay kagad with a critical hit, the damage ng isang PA. So, maybe they will give out Magnus, but they will not give PA anymore. PA. So, pero yung sinabi PA ko kasi yata kanina. Ang magandang iban dito. Oo. Oh, like, pwede kasing mag-Spectre or kung maka... Kung iban man yung Jug and PA, since 2 bans lang naman yung na-left for LBZS, kung Jug PA man yan, pwede pong makalusot yung Bloodseeker or Spectre eh. Oh, same. It's the same heroes, guys. Ano ba to? Replay ba to ng game 1? Ayan. Uy, shout out kay Mami Helenita Ong. Hello po. Happy viewing. Very supportive si Mami Helenita. Hello po, Mami Helenita. Kahit hindi yun yung naglalaro. She's maayong, here for the casters. Maayong hapon. Ikaon na ka. Ang cute mo, KJ. Kauna, char. Pero yun na nga. Again, I'm expecting that uulitin talaga ng Team Aster Allies yung kanilang hero. Same with LB. Yeah, same nga lang. Same lang talaga. Pangulier lang, wala na this time kasi napaka-annoying niya. But again, I think yung iba ba ng LBZS is gonna be Juggernaut. And this time, PA is a necessary ban. You don't want to deal with PA na meron kang Abaddon. And then, nakita naman natin kung gaano kalakas yung PA kanina. Yung break talaga, mandalambot yung heroes ng ano, region. Either PA or Spect will be the nice pick for Aster Allies dito. Since late game yung pinag-uusapan natin. And, medyo umokay din naman yung patch for Spectre. Ayan. Ano yung sinabi ni Mami Helenita? Humana langga. Ay, si Kuko. Si Kuko KJ said ka ng 1K. Oy! Yaman-yaman mo eh. Dito ko kung ikaw dapat mag-send the Gcash namin. Oo. Pili ko makakakampi ko ulit si Kuko sa Civil War. Pili ko lang naman. Sana all.
pero yun nga, speaking of Civil War nga guys, no, abangan niyo after no around May yan, no, tama. After ng ano natin ng qualifiers. Yeah, yep. It will be very interesting season dahil another batch of pro players ang makasali. Kuku and sino nga ba yan? Si Skem, Gabi, Armel, Skem, Jaboy, si Patch, and Yowe. Si Yowe. So ating magiging team is Pink Sparkles muna. Pink tayo Sparkle. Next season. Kasi hindi na salam. Ano to Chinese? Yes. Yes po, lower division po. China. Ay, pero hindi nila binan yung PL ah. IPL, PA ah. PA, PA Viper. Yung binan nila dito. Do you think magpa-Viper? Mars! Okay, decent naman din. The team fight is there. PA na pero, parang binan nila yung Viper na offlane. Ito yung isa sa mga magpapahirap sa mga PA na hero. Or di kaya Ursa. Pero PA talaga yung break talaga niya, sobrang ganda niya sa team fight. Yan, manlalabot yan si Mars, si Abaddon. Tsaka kung PA to, same hero lang sila. Same as game number one. Oo, si Gabi din kasali daw. Oo, dati mga nanon, I think expected naman na yun kasi sila yung talagang mga nakipag-interact sa si viewers, so, diba? Sila din sila nila teams. I'm surprised na hindi nga kasali si teams Siguro kasi pag nandun na si teams, parang sobrang ano na nila. Dami over na nila nga sa TNC. Tsaka siguro, OP na ata. Ano lang, alternate. Pero at least this time, hindi sila magkakasama sa isang team. Kasi syempre, one pro player lang per team. So, per team. Oo. Uy, MK, okay. MK. Pang-counter din kay... Mars. Marcy. Licious. Yeah, yan yung kasi yan yung mga weakness ng ano ng isang Mars yung mga nagsistack na damage like Ursa, Monkey King. So, yan nga, Monkey King is a decent pick for Aster Aris dito and may Magnus pa. So, sulit ni sulit. Dapat magba-Battle Fury pa ba siya dito? Pwede ata siya mag-Maelstrom no? Sino? Oh, may MK? For hindi the PL. Hindi niya na need yata mag... Mag-battle din. Oo. Kasi there's gonna be the Magnus naman na. So, siguro, an item na kaya nga makasama sa teamfight, Maelstrom, tapos Aghanim Scepter, and then BKB. So, laban-laban na kagad. Yes. And ayan nga, shoutout muna kay Kurt, Reloza, Andy, Cesar, hello kay Kuku. Si Kuku nagtitip dito. Ayaw ka na daw niyang kampi. Di pa ata to natutulog Lasing ata to. Ayaw nakita kami, AJ. Ayaw muna dito magbigay. Dito buksa, perang-pera. Roaming pera yan. Namimigay kaya yan ng 10K. Sana all. Sana maramdaman. Sana maramdaman, no? Maramdam ka naman dito, Books. True. But yeah, here we go. Game 2, tingnan natin kung mag-close out na nga ba ng Aster Aris itong series na to or ma-force out pa ng LBCS ang Game 3. So, pakilala muna natin on the Radiant side again. Katyu ang gagamit ng Earth Spirit. Yan, Xiaofu on the Abaddon, MS for his Phantom Lancer, Irving para sa kanyang Mars, and CX ang gagamit ng Queen of Pain. Yeah, for the side naman ng Team Aster Aris, we have Ulu with the Monkey King, Phoenix with the DP, again, Magnus para sa kanila, Yuna, Lion, and the Tuskar. Again, so, 5 Tuskar ulit for the side ng Team Aster Aris. So far, so good yung kanila naging performance ng game number 1. Though nalugi sila nung early, but again, PA pa rin talaga sa huli. PA Magnus, isa sa mga deadly combo talaga sa Dota. So, ayan, mukhang gustong kumuha ng first blood at nung Aster Aris, ha? Grabe, gerang-gera. And they do have a nice vision here. Let's try and earn it. By Gulonek, mamatay ata si Xiaofu. First blood ulit makukuha. Actually, sila po nakakuha ng game number 1. Pero Aster Aris nakakuha ng first blood. And guys, alam niyo na, PNXBet, gamitin ang aming code po ang WXC.
At kung meron kayong mga katanungan, mag-PM lang po sa Kuya Nick's page. Yes. Ayan. So, Bounty Runes. Ayan, 2 for 2. Lang ulit. And I think, parang parehas lang din kasi ng timing ng Mars and Pangolier, you know. Kaya naman ding pahirapan yung MK doon sa taas. Kaso yun nga lang, yung kayang sumabay kasi sa harassment ng isang TA eh. Ay, ng isang MK eh. Kaya niyang hampas-hampasin lang si Mars dito. Tignan natin, once again, DPS in Spain. Sino ba nanalo kanina sa kanila sa mid? Depende kasi yan eh. Kung leaning naman, malakas talaga si DP up against sa Queen of Pain. And Queen of Pain dito, he will be forced out to max out yung kanyang third skill. Katulad ng ginawa niya, third skill, second skill lang talaga siya. Kasi nga, he knows na kapag kumuha siya ng first skill, mayu-useless lang. Kasi ihihil lang ni DP with that Siphon. So, on top lane naman, I think it's good thing for the side of Aster Aries that they pick out MK. Dahil nga both of the opponent here on top lane is melee hero, so pwede nilang daragin, especially Tuskar din na merong tag team. So ganito lang yung gagawin nila sa mga heroes on top lane. So basically, lalamang talaga yung Aster Aries dito sa top lane. And tignan natin kung paano ililane to ng LBZS. Si Katyu naman, maganda sana yung plano niyang mag-pull out ng creep wave dahil alam niya na usually kapag alam mo hindi mo kayang mag-lane, pupul ka lang talaga ng creeps para eh. Oo, mag-level 2 ka and then gank ka na lang sa side lane, hayaan mong magpa-level yung off lane mo. Tsaka mas maganda na 1 versus 1. Maganda din yung ano, yung sinusundan din siya ng support dito. So 1v1 lang yung carry and yung off lane dito. But yeah, kaso Monkey King din kasi ito eh. Kaya niyang ano eh. Kaya niyang sumabay. Then hindi siya ganun maaharas na tong Mars. Ngayon, grabe din yung ano, grabe din yung DP dito. So, 2 minutes, water runes. Minsan nga lang ako makakita ng mga support na pumupunta kagad sa water rune at 2 minutes. Eh. Kasi, siguro, ano na kailangan. Yan eh, parang bigay na. Oh, sobrang aga kasi ng 2 minutes para mag-rotate ka sa rune. Parang mas kailangan ka ng carry mo, o di kaya ng offlane mo. Siguro mga 4 minutes okay lang. No? Mas pinalikot nila. Like, pero ang laki din kasing bagay kapag na-deny mo yung water rune sa mid laner ng kalaban eh. Lalo na kung maaga makakot yung bote. Oh, usually kasi bote talaga kagad eh. After, di ba, bumili ka ng tango. And then, after 2 minutes, okay, wait lang. They want to go for her pink. Kaso, Spear of Mars magkoconnect. Rolling boulder, hindi naman tatama on the Tusker. So, nobody is in trouble naman on top. The bottom lane, pero ganito rin yung kanina eh, no? Yung harassment. Taas ng level nung dalawang dito ng Aster Aries, ha? Available pa po ba yung Arcana ni Cosmina? Patay ata si Irving. Irving, boundless strike, available nga ba? Hindi na kailangan. Ah, nag-boundless na pala. So, boundless yung initiator ng laban. So, kapag nagka-corrosion pa to, Mami Aki. Yes. Ang sakit din ang combo nila. Tuskar and ano, no? Tuskar and MK. And pagdarag sa lane. Katas yung escape mechanic na isang Mars dito. Siya makakapag-sustain naman dito ng kanyang sarili dito. Pero, aasimin na ba siya? Yes. Hold out. Level 2 na kasi din yung shockwave eh. Oo. And maganda din to na maagang mag-online yung Magnus. So, yeah, makapa-dalaw sa ibang lane din dito. Pero Irving, going for naku, lasing ana. Bawal bigyan ng ano to. Na Misenta. Ganyan din yung Earth Spirit ko noong nakaraan eh. Hindi na ta. Hindi tumatama yung ano. Kasi sobrang hirap din kasi talaga i-ano ng Earth Spirit kontrolin. Kailangan ano ka, magaling kang mag-predict kung saan tatakbo talaga yung kalaban. Kasi hindi naman siya definite na kapag tinutok mo si hero, tatama talaga siya sa hero eh. Ay, pero normalan ha. Eh, ano, tumawag na ng ano, tumawag na ng press buff. Eh, saya mismo. Definitely fall down. Kulit ka ha. Bigyan pa nga ng kill win of pain. Pero good thing naman sobrang lalim ng lane.
So, at saka walang Tuskar si Ulu. So, ayan, matatakot siyang lumapit dito kasi he might go down. Kasi kahit sabihin natin level 3 lang yung Mars, pwedeng-pwede siyang patayin dito ng Mars together with the Earth Spirit dahil wala siyang kakampi. But, PL, palaban, of course, Abaddon is at his back, so... Okay. Tabang harassment lang din dito, pero surprisingly, mas nakahabol ng, ano, ng level itong si MS. If you have a good season, pero ito ng Earth Spot. Skewer, pero na hex, apotic shield, so tamang ano lang, magic stick lang yung charges dito ng Team Aris. Wala eh, di nila mapapatay, na, but as long as Abaddon is alive, they can't peel, they can't kill PL on this game. Mm-hmm. And so, ito na parang same situation lang din like earlier, no? Pwedeng lumamang ng maaga yung PL. Pero as of this game, yung Monkey King, maganda naman din yung daily niya on the top lane. Oo. Ayan, nagbote din si Mars dito. Sabi ko nga kanina, parang isa din sa mga meta ngayon talaga ng mga offlaner is bote. Kasi sobrang lapit lang din sa kanila ng bounty. Tapos every 3 minutes. And then, alam mo naman, priority ng mga mid laner would be the rune talaga. So, there's a big chance na kapag nakakuha ng rune yung kanilang mid lane, sa kanila na mapupunta yung bounty. A level 6 na din to si ano, itong si Magnus. Really aggression, pwedeng i-commit ng Aster Aris din dito. Pero wala pa tayong nakikitang ano, adaptation movement ng Queen of Pain. But speaking of Queen of Pain, nandun na din siya sa top lane. Kung gusto nilang i-go itong Radiant's si Ulu. Daming stocks. Sarap niyan for the Monkey King. Pero Monkey King, napakagandang rotation from Queen of Pain. At hindi niya pa ginamit yung ultimate niya. Yeah, hindi sinasabi natin na hindi pa nakikita ng rotation from the Queen of Pain. Does have wave. So, pwede na nilang nag-i-fail itong top lane na to. May mag-defend man. Uy, kinapos! Pero the snowball! And the tag team got you! Ito ko yung sakit ni Katyu kanina pa. Napapansin ko, gumugulong siya kahit may exorcism. Kaso Irving with a good spear of Mars and Arena Phoenix. The DP will fall. Sapat yung damage. Oo, hindi kinaya ng Spirit Siphon din dito. And yun na nga, ito na naman yung nagiging problema ng Aster Aris, yung usage of their skills. Pero nabawasan naman pala yung ano, nabawasan naman yung mid lane tower dito. But yeah, tingnan natin, napatay din naman nila yung Monkey King. So as of now, parang hindi ko pa din super masabi na lamang etong Aster Aris. And yeah, here you go. Monkey King will go for main stop. Pag-deal talaga sila kay EL. Level 8 DP. Yeah, siguro pag nagka-exo, ano na din ulit yan. Kailangan na nilang gumalaw ng gumalaw din dito. And same build lang din itong si X. BK, first item BKB ulit siya. Same item. Do you think? Oo, do you think na sulit ba yun? Na first item BKB, O Orchid or some stuff? Orchid, yeah. Wala eh, kasi kapag naging sobrang aggressive ka din dito, like kunwari wala kang defensive item, pwede ka din talaga ma-burst down ng Aster Aris eh. Siguro mag-Orchid ka lang on this game if ever na alam mong may magsosolo talaga parati dito sa Team Aster Aris. But as you can see on the heroes kasi parang they will play around with each other, so parang hindi magiging worth it yung pag-o-orchid mo unless may mag-split push. Split push to, patayin ko to, so solo kill ko to. Pero though helpful naman yung offensive item ng early, kaso BKB talaga yung problema. Yeah, yung problema naman sa BKB na as the game progresses. Pero tingnan natin, top lane tower will be taken down by LBZS on the other lane naman.
bumawi ang Aston Aries dito. So, eh, parang same lang din nung nangyayari kanina eh, ng game 1. Tapos, oh, uy! Level 4, medyo mababa yung level ni Siamis. Nakapag-bling, patay na buang. pasok na pasok yung mga post for nang wala silang mga kasama, which is weird. I mean, di ba? Walang mana yung DP, pumasok si Oscar, so siguro gusto niya lang maging aggressive. Agresibo si Idol. Pero pwede siya kumuha ng ano ha? May damage na. Sige, kailangan natulungan. Ito maganda kay Magnus eh. Sarap ng buhay ng mga carry kapag ganito yung ano. Yung stocks. Hmm? Ah, okay. Nawala pala si Aki. Naghihintay ako. Magsalita si Aki. Nawala pala yung kasama ko, pero yun nga, baka nawala lang ng internet. But again, ang sarap niya na for a carry. And then, sharing is caring lang naman with the experience. And as expected, it's gonna be Monkey King will lead the network after getting those stacks. Mm-hmm. Same hero, yes. Same hero talaga. Oo, dahil sometimes, ganun talaga guys, kapag nananalo talaga yung hero, uulit-ulitin mo yan, pero Yuna with the Hex and the Earth Spike. Here comes Zulu with the health of that Boundless Strike. Pero Xiaofu with the Beast Coil gets the kill. So, nakuli si Kuya mong Lion. So, alright. Kinopain again, going for the BKB. So, for farming lang naman yung nangyayari. Same as Magnus na I think ng mechanism muna siya before going for Blink Dagger. So, it's good in case na they want to stick together and push object team. Pwedeng-pwede kasi TP does have this Arcane Rune. So, sulitin yung kanyang exorcism. Hello, hello. I'm back. Hello, hello. Shoutout sa'yo. Yan. Ate mo, Aki. Shoutout sa'yo. Yan. Shoutout sa'yo, kamukha mo pa rin si Joao. Ayan. So, I'm back. Guys, sinag-off muna ako ng cam para hindi mag-lag yung internet natin. Pero, smoke from LBZS. Monkey King! Sigawan mo! Hindi na kailangan. Minagnetize na daw. Pero Monkey King, nahuli siya dito. And this time, meron na siyang deaths. Kanina kasi hindi siya namamatay eh. Ilan na yung deaths? Two na yung deaths ni Uli dito. Sarap yun. And hindi sinasabihan din nila yung timing ng Aster Aris dito. Pero I still believe in the army. One good army. Uy, snowball sa likod and the tag team. Napakaganda nga yung sharp loss. The RP on Irving. Pero Xiaofu back with full HP. Irving will fall. Yuna with a good impale on the two Sonic Waves sa tatlo. Kaso buhay pa rin si Lion Nicely. Meron siyang stacks kasi ng magic stick. Live and alive. At saka, yun na nga, Magnus with the sustain. Mechanism saves the day. Napakaaga. Siguro magawa lang nila yung combo nila dito. Wukong's command on to Archie. Diba? Napaka-good. Pero nung po, Siamese, madogi-dogi na naman dito. Sino po daw? Tapang nun. Kaya na nga sabay tip sa mukha. Ano nagawa na kasi doon? Hindi, nakita niya kasi yung haste. Gusto niya i-snowball tas kunin niya. Matrix galore. May Patrick pa eh, no? Ano yun? Bugso ng damdamin ng tawag doon. May mga ganun talaga times na... Mm-hmm. Ay, nag-uho. Gusto mo ipilit eh, no? Pero mukhang command just to defend this mid lane tower. Wala din silang RP eh. Ayan na. Pero dito have EXO naman. Mm.
So, tamang farm lang ulit sa neutral, yung Monkey King. Usually, dun kasi talaga eh, sa, ano ba yun? Big Camp, Ancient. Ka makakapagpa-level, makakapag-pa-item. So, same goes with game number one. Kung ano yung nangyari sa game number one, mayaman si PL. Ganun pa rin yung nangyayari ngayon. PL still top of the net worth. Ang ganda ng kanyang farming, undisturbed. Taas ng kanyang level. Unlike MK na namamatay kahit pa paano. So, this time, we'll see kung anong gagawin ng both teams. So far, sobrang focus lang talaga sila sa farming eh. And I think this time, pwede yata nga na yung mag-smoke na mag-smoke yung LBZS. Especially kapag alam nilang cooldown yung big ultimates ng Aster Ads. Exo, RP, ang tatagal ng cooldown yun eh. Finger up dead pa din na need to watch out. Pero on the other side naman, diba, siyang itlid lang naman din ng ano yun, ng cooldown ng Arena of Blood and ng Wave. They will go for the Pugito MS. Sumasama din siya. Yasha and Diffuse of Blade is now completed. Puro Sean? Radiant's bottom double damage. Double damage naman din ba siya. Nakakaramdam ba ang Aster Aris? Eh, nag-scan sila dito. They might contest on this one. They do have big ultimate. May RP, may EXO. But where are you guys? Ayan, nag-smoke na sila. Mami Aki, going for Roshana. Abot sila. Abot nga to Scar dito with that eye shard. Oh, Mobile is way too late. Nakuha na yung Agent of the Immortal. Pero on the back, Arena will be used together with the Exorcism. Pia still does have that double damage. Pero gumulong, wala tinamaan. Pero the RP plus the Wukong's Guman and the Boundless Strike. Patay kagad yung PL. PL, delikado dito inabangan. Pero nakapag-doppelganger Sonic Wave just to push out, push back yung heroes ng Aster Aris. Pero may nasungkit si Kuya Mong Magnus. And that should be Abaddon going down. Three heroes dead. Including the Aegis yun. Yeah, the Aegis yun. Hindi man lang din nila nasulit. And there will be a pause once again. Kale, ata. Sana daw umabot ng game 3. Ay, why naman ganon? Kale. Lag. Ang ganda na setup nila. RP, EXO, tapos yung Wukong's Command. Wukong's Command. Yeah, isang ganon pa ulit eh. Kayang-kaya nilang manalo sa ano Clash. Ano yun? Dagger? Ba si Magnus? Feeling ko meron siyang dagger. Kasi bigla siyang sumulpot dun sa may likod ng Abaddon na yung skewer niya. Meron na siyang dagger. Okay, kaya naman pala. Dagger and Mecha. I'm going for Greaves BKB. Dito, itong si Magnus. So, wala Gina daw ba to sa YouTube? Meron, wala? Sa Team Sherwin ata tayo nagla-live sa YouTube, guys. So, let's go for Team Sherwin. Check out nyo na yan. I think mas nanay, less yung lag or yung buffering pag nasa YouTube. So, yan. Shoutout sa inyo dyan. RNG daw ba or e-home? Ang parang e-home ako dyan eh. I would go for... RNG? Sino ba? Wait lang ha. E-home na sila, ano eh, X-Nova. RNG. Check natin. Yeah, next series natin yan, guys, ha, for upper division naman yan ng DPC. China region. Ayan, E-Home, sila Sylar, sila Chalice, Exnova. But wait! Wait! Pinasok niya si Kuya Mong Magnus. Oo. Sa E-Home. RNG, sila D-Stone. Bye-bye. But, uy, D-Stone? Gaming, pero sa... Ay! Si MK! Naku po, Barbie! Nahabol siya dito. Oh, pero naman siya BKB. 1v1,000,000 yung nangyayari dito. But there's no Magnus. There's no Exorcism, mga kaibigan. Oh, only dito. Trying to run away, but he gets defusaled by the PL. You're down. Ayun naman lang. Ganun. Sisa. Why naman ganun? Why naman ganun? Walang RP.
But for 11 seconds, magkakaroon na din ulit. 31 seconds pa for, ano yun, for the MK. Awit nga. Ganda din ng mga setup dito ni Mars eh. But again, ang hirap kasi lahat nagpapakita din at saka isa-isa talaga pumapasok dito yung Aster Aris. Same goes, parang katulad lang ng game number one, kung ano yung ginagawa ng Team Radiant, ganun din yung ginagawa ng Aster Aris. Isa-isang pumapasok sa team fight and then isa-isa sila namamatay. Hindi nila na-utilize yung kanilang potential good synergy kapag nasa team fight na RP onto the Wukong, tapos exercise. Yun lang. Oo, yun lang talaga. Like, pagka nasayang yung isang skill nila, ang tagal nang aantayin nila dito eh. And as of now, no, may 3K gold din dito yung LBGS. Yaman na din nung ano, nung PL. May SNY na siya. And going for... next item niya. Ito may ulit din ako Q, ha? Galing ka. Mars naman. Ayan, pa-BKB na din naman siya. And for... Queen of Fame. Ngayon pa lang siya mag, ano? Ngayon pa lang siya mag-Orchid. Pero kasi pwede na nilang ano, pwede na nilang asibin to eh. Ganitong timing ng game na hindi pa, parang hindi pa ito yung ano, yung maximum potential na isang MK. And nakakait lang din kasi talaga siya. SNY completed na din, kaya PL. Pero this time, I do think na they will play together na. Kasi kanina talaga, hindi sila nag-i-stick together eh. Pero, Xiaofu na nag-ukay pa. Kaso nauntog yung Magnus, mga Besi Wops. Nandito na yung other heroes na LBZS. At sinigawan na nga Magnus will fall. Katyu naman dito caught inside the Wukong's command. Pero he is able to go out and oh knows na gamit yung big ultimates ng Team Aster Aris. And this time, pwede pang lumabad yung Team LBZS. Yappy. Mabilis lang yung cooldown yan eh. Wave and Arena of Blood. And they will go for the smoke dito. MS, walang katakot-takot na to eh. Like, pag may na-diffusal siya, easy kill na lang din sa kanya yun. Uy! Oh. Huli nga ata dito. May follow-up nga ba for Ulu? Ayun. Mapaforce out yata siyang mag-BKB. Meron pa ba itong BKB? Yes, available man. Katyu dito. Warlord's Punch hindi pa ginamit. Pero Xiaofu, he gets stunned by the Lion. And together with the silence of the Dead Prophet. Pero of course, pwede pang lumabad ulit. Pero Xiaofu, nahata. Si Tayamis, mamapapatay yata. Na-illusion? Hindi ka siya mamatay sa illusion. Pero speaking of patay, pinasok na naman sila dito ng LBZS. There's no big ultimates. Merong RP, pero gagamitin ba? Hindi na. Op! Ala, nahuli pa si Yuna. Patay din to. Na-diffusal. Op! Naghahabol pa. Ay, naku. Naispatan na yung... Naispatan. Pero hello! Patay. Saan ka pupunta, sir? On MS, like, medyo ano, sobrang nagiging behind na yung Aster Aris dito. Well, let's say na hindi nila na-utilize yung kanilang mga big ultimates. Kasi kapag talaga nag-umalpak, yung Wukong, yung Exorcism, ito yung heroes na parang wala ka ng kwenta kapag wala ng, lalong-lalo na si DP, sobrang hirap niya pag-anahin kapag yung exorcism niya wala na. Tinakbuhan lang. Ang tagal ng cooldown eh. Unlike sa heroes ng LBZS, wala silang cooldown big ultimates na hinihintay. Let's say na lang kay Queen of Pain. But, Queen of Pain, kahit wala siyang ultimate, he can deal a lot of damage onto team fight. Meron siyang third skill, meron siyang first skill. Na napakabilis lang mag-cooldown. Unlike DP na sobrang tagal ng ultimate, pati RP. Kapag wala kang RP, kapag wala kang exorcism, pwede kang sugurin lang ng Radiant. Yes. And 7K Goldie for LBJS. Pwede silang siguro maghintay ng next Roshan, you think? Pwede and naman. Then, pilit na din nila eh. Kasi wala na, ano na eh. Sobrang yaman na din ng PL nila. Like, hindi naman din sob nila kailangan protektahan masyado yung ano eh, yung PL eh.
may Queen of Fade Earth Spirit nga sila, I think, which is the key para mapatay agad yung nasa backlines ng Aster Aries. Mm-mm. Almost BKB na din pala to si Earth Spirit, oh. Thanks to the Philosopher's Stone. There's a couple of team fights din kasi na sobrang pangit din ng execution ng Aster Aries. Parati nilang nasusungkit is gonna be Abaddon. Kaya maganda talaga si Abaddon as position 5 eh. Kasi if there's no break, walang magbo-burst down sa kanya, wala talaga siyang kwenta. And, at saka parang kasi, hindi sulit na sa kanya mo ibigay lahat since meron pa siyang borrowed time. And he's just a position 5. So, alam mo yun, ang daming time na i-commit mo sa isang Abaddon alone. At saka daming skills na masasayang para sa isang position 5. Though, you badly need to kill him dahil nga, ang dami dyan din magagawa sa team fight eh. Kapag boy siya eh, apotik, miss coil. So, parating niya maliligtas kung sino man yung i-aim mo. Pero kasi kung kanina, sabihin natin, kaya siya nawala ng kwenta ng game number 1 kasi with the break of PA eh, bigla siyang nawawala sa mapa. Patay na pala siya, hindi natin napapansin. So, wala siya masyadong natutulong. Eh, this time, palang hero na kayang pumatay sa kanya ngayon. Oo. So, this is gonna be a free game for Abaddon to heal out his teammates every team fight. So, Heart of the Resident completed by PL. Look at this item. Hindi na nga siya nag-anay. Uy, going from the bottom. Ito na naman si ano? Uy, Queen of Pain. RP mo na. Nagamit naman siya dito. Ah. And after Alice, they're good to go. Boundless strike. Kakonnect onto Abaddon. Pero yan o. Oh, wala silang pake. Pagka nahuli nila yung Abaddon. Medyo max yung ano? Aegis ata. Yung Roshan. Yeah, BKB is now completed for Earth Spirit, I think. The deliver na lang yata. Ayan, oh. There you go. BKB so, pwedeng, and Earn. Oh, so pwedeng pasok lang ng pasok. Pero they will try to catch the real PL. Yes, they catch him, mga besi was. Pero RP ginamit na, kaso walang mag-hit. Nasipat kasi yung MK, sir. Pero meron tayong exorcism dyan. Op! Nagulungan? Ala, patay ka. Time to get out. Kinulang sa follow-up. Sayang. Go pa sila. BKB na itulak. Sonic Wave. Kaya pa nila patayin yung Death Prophet. Medyo makunat. Pero DP standing tall and proud. And buhay pa. Pero wala na siyang BKB this time. At susugurin na siya ng side ng LBCS. Wala ng RP. Wala nang may babato. At this time, pwede atang humay ground. Yes. High ground! Ay, matagal pa pala yung next Roshan natin. But yeah, pwede na nilang ipili ito. Pwede mag-Roshan ata. 37 seconds na walang Dead Prophet. Wala din silang mga ultimates. Roshan ata to, Mamshi. Magkaka-Rosh na eh in 20 seconds. Silep! Napasama pa nga daw. Eh, ganun talaga. Gunat like, eh, heart eh. Tapos may sustain pa. May mecha. Laking tulong ng mecha eh. Ay! Ano yun? Gulat siguro yun. Huwag ganun. May mga times na ganun eh. Roshan na. Yung may magbi-blink it sa tabi mo, ma. Magugulat ka, kala mo kalaban na. Pero ito, 11k gold lead at this is gonna be a free roar dahil there's no contested games on the arts. Roshan na NBKB. Kaya kung po nakagalit shard. Ay, si PL. PL yung kumuha. Anong nga shard ni PL, ma? Ano siya? Ayan. Spirit Lance bounces once an enemy within 900 radius. Speaking of kalaban, ayan, si ano? Pero yung ano, yung Aghanim's niya, dagdag damage yung illusion niya ng 50% and cast range ng 200. So, ang laking bagay nun. Ang sakit na nung ilong, oh. Parang natulay ng damage. Plus 50% yung illusion? Oo, illusion damage. Sakit nga nun. Tapos sobrang dami mong illusion, oh.
Spirit lands increases in spirit lands illusion damage. Ayan. Ags ng Lion. He's gonna global go for finger. The Octarine. Radiant's bottom tower is under attack. Si Global OPL. Finger ba yun? La, wait lang, nag-commit sila ng Wukong's command for the Earth Spirit. Oh, I don't know kung nasa tama ba to ha. Eh, pero nag-commit ng BKB dito and TP out for Ulu. Anyari, sir? TP sa mukha! Oh. Na-commit yung Wukong's command. Tagal-tagal yun ha. 1 minute. And they do have Aegis on their hand, so pwede nilang i-pilit na yung high ground push. Hello, Aki. Mm-hmm. Ano na? Hindi kasi ano... Ano na? Nagulat lang din ako bakit sila nag-commit ng Wukong's command. Oo. Sa isang... cooldown nun eh. Hindi kasi makakapag ano kasi din talaga eh, makakapag-out yung Earth Spirit kung hindi mo i-all-in sa kanya. Yeah. Or siguro, baka gusto lang nila i-force off yung BKB, pero kasi parang hindi naman sobrang sulit na you're committing your skills against an ES kasi meron pa kayong bigger target eh. Ganda pa ng itemization ni Kujok. So I think high ground ata. Ay, naku, ay, lumabas! Ala! Ano yun? Bawal lumabas eh. Sipa ba siya or I don't know, di natin nakita guys. Pero Glimo Fortification will be used. Dito, just to delay the inevitable, pero wala. High ground pa rin to. One set of racks ang mabubuha ng LBVS. Sobrang agresibo na ng Team Radiant. Talon lang ng talon kapag may nakita. Tatalon. Pero, smoke? Paano kaya nila papatayin yung heroes naman eh? Siguro kung PA sila ulit, kahit hindi sila manalo sa lane, makakabawi ng farm eh. Pero oh, Yuna, mamamatay yung Wukong's command din namin na. Pero Arena, nandiyan naman, Sonic Quake, connects on the 2. There's gonna be the creeps to sustain. Pero tatakbuhan lang yan, hindi tatakbo, baka tatakbo kung pwede naman lumaban. But the RP on the 3 is giver under the tier 2 tower on the 2. But where is the damage? God review on the 3. Ang sakit! Apat na heroes mamamatay, 5 kamote! At GGE, tinawag na. Mga best. I don't know kung ano yung naging factor dito ng Aster Aris. Kaso, parang disconnection na naman eh, no? Iba yung naging game nila on the game number 1. Yung mga ultimates hindi nila nagamit ng maayos. Like, okay, nagagawa nila yung combo nila. Pero, kulang eh. Oh. Hindi ganun ka enough and sobrang yaman na din ng PL, hindi nila ma-burst down. And that's it guys, we're going for game 3 para dito sa DPC lower division ng China region. Yup, so I think this game lang talaga parang hindi lang talaga nagkoconnecta yung mga ultimates ng Aster Aris once na nasayang na or nagkamali na sila ng gamit ng ultimates. It's time for the side of LBZS to bumawi. Oo, fight team, yeah. Fight dahil wala naman silang hinihintay na matagal ng ultimate, so laban lang na laban. So that should be it, 1-for-1 yung ating score and we're going for game number 3. So we'll be right back for a short break.